3, 2, 1, rolling. Hello there, teen mates and teen talkers. Ayan, letter T yan ha, sa sign language. Para doon sa mga hindi familiar. Kaya ayan, lagi ako na teen mates and teen talkers. Hope you're having a great day. Eto, paos pa rin ako. Anyway, this vlog is for 2 or 3 reasons. First is to announce to you yung winner ng ating Revlon Lippy Vlog. Ayan, i-announce ko na yung mga winners ng ating Revlon Lippy Vlog. Thank you so much for watching that vlog, guys, girls. At eto na ang ating mga lucky winners. And thanks for watching. Our first winner, I see, drumroll, Chang Anna Fam! Congrats, Chang Anna Fam! My fellow vlogger, follow nyo rin at watch nyo rin yung mga vlogs ni Chang Anna Fam. Ayan, our next winner, I see, Miss Jedda Dominguez! Congratulations, Jedda! Our third winner is Jean Aguirre, who won and requested for a lipstick na Rise Up Rose. Our fourth winners, ating Revlon Lippy Contest, I see, Simple Unique Bellas. Do follow my fellow mom and fellow vlogger here on YouTube, Simple Unique Bellas. Congratulations, girls, and thank you for watching my Revlon Lippy Vlog. Ang gagawin niyo lamang po ay send me an email via tintinbabaw@yahoo.com. Send me your name, your government-issued ID, or any ID showing your beautiful face so I can identify you, your complete address with zip code, contact info para alam namin kung sino magre-receive. And I also do meetups if you won't mind. Congratulations again, Chang Anna Fam, Jedda Dominguez, Jean Aguirre, and Simple Unique Bellas for winning your lipstick of choice from Revlon. Now, onwards to the next part of our vlog. O, diba? Kumusta naman ang may pahangin pa si Mayor? Siyempre, alam nyo na, Tita Sup Manila, minsan naiinitan-initan tayo at hindi pa lumalamig tong kwarto ito kung nasan ako dahil kabubukas lang na aircon. Kaya ito ang solusyon. Lagi kong kasama to, ang aking Iwata na portable rechargeable fan. Alam mo na, para, you know, hindi tayo hulas at hindi tayo pawisan. Thank you, Iwata. Thank you, Jolie. Okay, going back. So guys, speaking of Revlon, papakita nyo naman, take 3! So guys, speaking of Revlon, dito naman ipapakita ko sa inyo yung iba pang makeup na pinadala sa akin ng Revlon recently para i-try ko. Aba, tignan nyo naman ang mga Insta Blush. Hindi na ngayon yung basta nasa ganito lang na compact style. Meron na ring Insta Blush in stick form. Oh, 'di ba? At meron din silang pinadala na photo ready na contour blush naman. So, again, stick form din siya. At ito na, ite-testing ko lang in front of you, in front of the camera through this vlog kung magiging effective ba siya. Unahin natin itong Insta Blush na roll-on. Pinadala nila ako ng 2 shades, 310 Candy Beast at 300 na Rose Gold Kiss. So let me try first itong pink. Hindi ako sanay gumamit ng pink blush, no? Hindi ako sanay gumamit ng blush on na hindi brush ang ginagamit. Ito ay stick lamang. So tingnan natin. Wala pa akong blush on, no, at this point. Para nga makapaglagay ako ng blush on in front of you guys. So, ito, usually pag pink, dito ko nilalagay. So, sana tama tong ginagawa ko, no? So, ganun. Ayun ko lang kung nakikita niyong effect. Ako, may nakikita na ako dito sa mirror. So, again, upward motion. If you notice, upward motion. Hindi yung parang ginanun ko, tas binaba ko, ginanun ko, at binaba ko. Kasi I don't wanna pull my skin. Love nyo na, hindi na tayo bumabata, no? So, kailangan upward motion. At the start again below, upward motion. So, yan, may pink na. So, cream blush siya. Uy, madali siyang mag-glide kasi nga cream. So, ganyan lang. So, parang ang aking stroke ay per-round, parang circular, semi-circular. That's very gentle, not really pulling the skin so hard, and pataas. Ganyan. So, very light lang yung pink blush. Oh, may effect, di ba? Kita nyo? Ayan na yung ano, parang nag-contour na siya ever. Tapos lalagyan ko rin slightly dito sa baba. And then slightly ganyan. May nahulog. Ayan.
slightly ganyan. Ayan, meron naman, may effect. And then itong isa ay, again, Revlon Insta Blush na ang shade ay, naku, ito na naman tayo, Latte Antipara. Hindi ko na naman makita masyado. Nasabi ko na kanina, Rose Gold Kiss. Uy, Rose Gold Kiss, promising ang ano ha. Sa pangalan pa lang. So, rose gold, saan ko kaya pwede ilagay ito? Siyempre, hindi ko naman ipapatong dito, di ba? Dito, sa bandang dito ko ilalagay. So, again, start below, pataas. Rose gold to, start below, pataas. Or, another way of putting it or applying it is pa ganito, and then pa ganon. Ah, okay. So, again, creamy siya, so easy siya to apply. Hindi siya dry sa skin. So, I think ito, mas bagay ito sa upper cheek. Ayan, upper cheek. So, may effect ba? Naka-beauty light naman ako, kaya nakikita nyo naman more or less na may effect siya. Ayun! So, may effect siya. Yung pagka-rose gold niya dito, nakikita nyo ngayon yung highlight. So, it so, it defines the upper part of your cheek. Oh, ganun. Ayun! Kaya pag tinamaan siya ng light, diba? Oh, parang may pa-highlight effect si Mayor. 'Di ba maganda? Oh, bali ang tinitingnan ko lente. Diyan, 'di ba? Carrie. So, thank you Revlon for making me try out the Revlon Insta Blush Stick Form. Nagamit ko ho ay itong Insta Fix Highlighting Stick. So, it comes in, ito ay binigay nila sa akin, ha. Pinadala nila ako ng 3 shades. Yung una ay 200 Pink Light. And then, itong isa ay 210 Gold Light. 210 Gold Light. And then, itong isa ay 170 Golden Beige. So, ito medyo darker ito. So, kung gusto niyo siguro ng mga parang golden tan effect, ito ang gagamitin nyo. So, again, for camera purposes, I think ang bagay for my nose or to use as nose line ay yung 200 Pink Light. So I start here, in between my eyes, and going down. So again, another one. And then going to here, the tip of my nose. So agad, you'll see the effect, di ba? The effect is that it will make your nose longer. It will elongate your nose. Pag tinamaan siya ng light, ayan. So it looks nice. So when your nose is kind of elongated because of the highlighting stick, your face will also have an illusion of being longer. Oh, di ba? I'm not po a professional makeup artist, but through the years, ito lang yung mga napipick up ko sa mga professional makeup artist friends ko, like si Marife Mordido. Shout out to Marife! Hi, Marife! Ayun. So, I also put itong highlighting stick dito, sa ganito, underneath the eyebrow, dito sa may arko ng eyebrow, and dito rin sa kabila, sa arko ng eyebrow, ganon, para pang highlight din. See, oh. Ayun! Kita nyo? And then, it's nice also to put here. Yan. Parang may teardrop effect kayo dyan. If you put there. Again, na-pick up ko yung trick na yan from professional makeup artists. Yon. So, that's the effect of this shade na Revlon Highlighting Stick Gold Light. Itong gold feeling ko, pero syempre, naglagay na ako dito kanina ng blush, kaya nakita nyo naman yon. So, pero, sige, try pa rin natin. Patong-patong talaga. Itong gold, try ko dito. Ah, okay. Mas prominent siya. Kasi gold eh. So, ito siguro, pag nilagay nyo to sa mas maraming part ng face nyo, bongga, para kayong sun-kissed. Diba? Ng sunset. Oh, ayan. So, mas gold siya. Yan. Yan ang effect naman ng gold highlight. So, try nyo na lang siya. Available siya sa mga supermarkets at sa inyong suking tindahan. Joke lang. Suking tindahan na nagbebenta ng makeup. Itong ginagamit ko ngayong lipstick, what I'm wearing now is, you've seen this in my previous lippy vlog. Ito yung, nalala nyo, Forward Magenta. There. Yan. Yan ang Forward Magenta. At ito pa mga besh, another Revlon product. It's called the Revlon Photo Ready Insta Sculpt. Oh, nag-revolutionize na naman ng Revlon. Meron silang produktong Insta Sculpt. Nakaka-intriga. So, it acts as a highlight or illuminator at the same time.
It's a contour. So, 2-in-1 siya. So, kabilaan. Kita nyo? Kabilaan siya. So, dito sa side na ito, ito yung pang highlight. Ito naman, sa side na to, ito yung pang contour. So, if you have lighter skin, ito yung bagay sa inyo. And if you prefer darker, para mas bongga at dark ang contour, ito naman ang pipiliin nyo. Ito yung darker, medium deep, 003. Ito naman ay 002. So, sakto naman, kahit nag-blush on ako na kanina ng pink using the Instablush stick, nakita nyo naman kung anong effect. Ayan, may pagka-pink. Hindi ko pa nako-contour yung aking cheek. So, para bonggang-bongga ng pag-contour na ating cheek at maging ganito na tayo, ganyan, ganon, moodle-moodle, try natin. Hindi ko pa natatry, oh. First time ko lang po itatry ito. First time pa lang. Oh, ang dark niya. Pwede rin kaya lipstick to? Why not, di ba? So, here goes! Photo Ready Insta Sculpt. So, hindi ko lang alam kung diretso kong ilalagay ito or should I use my index finger or a sponge? Ganito na lang. So, dito sa cheek ko, sa right cheek ko, subukan ko na diretso yung stick. Ayan. Diretso yung stick. Siguro coming from here dahil pang ano siya, contour. Ayun! Kumusta na? Wala ko Indian ito. Ang dark nga niya, grabe siya. Ayun, so kailangan syempre i-blend. Blend using a small sponge or using your clean finger. So syempre, clean ang finger ko. Nag-wash ako. Ayun, so madali naman siya i-blend pala. Kasi cream base siya eh. Ayan, na-blend na. Pero kita nyo naman, kitang-kita ang contour, mga besh. Oh, ayun, kitang-kita ang contour. So, if applied professionally, or practice kayo, sanay kayo, mas maganda lalabas. So, kita nyo ang contour, oh. Nade-define ang cheek. Oh, try ko naman sa left side. Alam ko na. Dito naman sa left side, try natin yung lesser dark na shade, or less dark na shade. Ito, yung medium 002. Yung kabilang side is the pang sculpt, and the kabilang side is pang highlight. So, dito tayo sa pang sculpt, mga besh. Yan. Kung kanina diniretso ko, ito, try ko naman na finger muna. Yan, yan ang color. Yan, ng 002. Lagay ko dyan. So, dito wala pa ako nilagay. Ngayon pa lang. Ayun. Ayun na siya. Yun. Ayan na. Naka-contour. This one is the darker contour and this one is the lighter. Pero pareho silang medium. Medium 003, deep medium, and 002. And then, merong highlight stick sa kabilang side. Yung highlighter stick, alam na this, kumpara saan to. So, like the pink Insta Blush kanina, and like itong Insta Fix na highlighting stick, ito, 2-in-1. Ito ngayon yung pang-highlight. So, then may highlight na ako dyan. Imaginary na lang, lagay nyo sa ganyan. Yan yung mag-highlight sa top ng cheek nyo. Ito meron pa yung from kanina. And then ito rin. Lagyan nyo rin yan. And then try nyo rin na dito for your nose. Oh, diba? Thank you, Revlon, for making me try out these amazing products. You continue to revolutionize talaga the world of makeup for us women. Ay! Kumusta naman? Natakpan ko, hindi ko pa siya na babalik. Putol na. Oh gosh, sorry. Ang 2-in-1 stick na Insta Sculpt ng Revlon. Ayan. Oh, just in case natamad kayo mag-replay, the darker one and the lighter one. 2 Insta Blush, again, stick form. Ito yung darker pink, ito yung lighter pink. For your blush, Revlon Insta Fix Highlighting Stick. Ayon, highlighting stick, highlighting stick. Na 3 shades yung sinubukan ko kanina. Next product na ipapakita ko sa inyo kung paano ina-apply ay ang Revlon Color Stay Brow Mousse. O, diba? Hindi lang po kinakain ang mousse, hindi lang siya cake. Makeup din siya. Let's say, napadarken yung paglagay nyo ng eyebrows. Eh, feel nyong gawing lighter. So, itong brow mousse ang magpapalight dyan. Ipapatong nyo lang yan sa inyong kilay. Kilay is life! Ang gagawin nyo lang po ay iti-twist nyo, since bago pa, syempre hindi pa lumalabas yung pinaka-mousse niya.
So makikita nyo habang tinitwist nyo, may lalabas dyan na, yan o, may lalabas yan na yun yung color. Kasi yun na yung pinaka magiging semi-fluid or creamy base na ilalagay nyo sa kilay nyo. Let's say gusto nyo i-lighten yung kilay nyo, ipapatong nyo lang yan dito. Ganon. Patong, ayun, para mag-lighten siya. Ayan. So nakita nyo, parang brownish na siya compared to this na medyo mas dark compared to this. So yan. So easy to apply siya. Ito malambot. And it has a natural effect kasi nga, yan, binabrush lang niya yung buhok mo sa kilay. So ayan, nakikita nyo. So yung buhok, ayan, ganun ang effect. Ganun! Pak ganun! So yan yung tinry ko na ang shade ay auburn. It comes in many shades. If you want it darker naman, na hindi natang parang pinensil, try nyo naman itong 402 na soft brown. So, soft brown and auburn na shade ng Revlon. At dahil mga besh, mga tin talkers, medyo mahaba na itong vlog na ito, abangers na lang sa part 2 ng vlog na ito. This time, isishare ko sa inyo yung na-discover kong produkto na kapag nilagay nyo sa lines ng forehead ninyo, promise, nagiging blurry na or hindi na masyadong obvious yung lines sa inyong forehead. Magic! O abangan nyo yan, ha? So thank you guys for watching. So remember that we are all beautiful inside and out. And always don't forget to smile. Smile always, guys. And make someone happy. Make a difference just by smiling. Bye, guys. I'll see you in the next vlog. Don't forget to like, comment down below, share whatever beauty tips you have or any products that you also discovered. So share mo rin sa akin yan. I'll see you, girls. Ingat.